Okay, nasa ating harapan ngayon, no, si Honda CRF 150L Rose White, para ma-review natin, no. Okay, buksan natin ang kanyang digital panel, no. Napaka-astig na. Ito pong nakikita natin ngayon, ito yung indicator ng neutral. Ito naman yung indicator ng mga signal lights. At ito yung sa high beam at saka sa low beam. Yan po, may ilaw po. Naninibago lang ako dito, no, sa kanyang switch dito. Hindi katulad, no, sa XRM. Kasi dito, ito pala yung kanyang switch, no, sa headlight. Ito yun. At saka dito yung passer light. Kapalit ng pwesto, no, ito na yung push button ng sudbato. At dito sa baba naman yung kanyang signal light. Kapalit po sila. Napaka-astig po ng kanyang suspension dahil gawang Showa to, no. Showa brand. Kaya napakatibay nito. Ito po sa baba, no. Kita po natin na may cover. Ito para hindi kagad matalsikan ng bato, no. Napakaganda po ng kanyang decals. Astig na astig po yun. Dagdag macho. At ito naman po sa baba, no. Meron siyang chin guard. Ito. Ito po kanyang chin guard. At napaka-astig din ng kanyang yan, suspension niya. Ganda po yan mag-play. Ito po yung apaka ng backride, no. Astig din ang isang to kasi na-fold, no. At ito ang kanyang shifting gear. Dagdag pogi points din itong tambocho, no. Kasi may cover na. Hindi na mapapaso yung backride natin. Harap at likod nito ay hydraulic disc brake na. Kaya okay to. Pipaste ko na lang dito yung engine type niya, no. Kasi nakalimutan ko. Ito, nababasa niyo po ba? Ito ay FI na to. Yung motor na to. Meron pa rin siyang kickstart, no. Okay to. If ever malubat, makapatakbo pa rin tayo ng motor. Meron pa rin siyang push start button. Ito palang motor na to ay may 7.2 liters, no, na capacity. Kaya malayo na po yung mararating natin. Bus! Ah, sige. Pila yung mga height, sir? 5'8". Ah, 5'8". Ah, para kayo. Ah, kasya kayo. Down, up, up. Ah. Okay na. Sinubukan po ni Bossing, no? Kasi na-inlove po siya, no? Dumaan lang siya dito pero na-inlove siya sa motor kaya hindi niya mapigilan. Subukan ng napakagandang Honda CRF 150L. Kaya, ayan po. Subukan po ni Bossing. Sabi niya, meron naman na siyang experience sa pagmamaniho ng ganyang motor, no? Nadaanan pala tayo ni Kuya, no? Kasi nagja-jogging siya dito. At dito rin tayo nagpa-vlog ng motor na to. Siguro to. Okay. Hindi po siya nahirapan magbaba, no? Kasi may 5'8 po si Kuya. Astig daw ng forma. Sabi niya kanina. Ito palang motor na to ay may 285 mm ground clearance, no? Kaya okay to. Bago ko pala makalimutan, no, itong motor na to ay may tatlong variant. Itong si Extreme Red at si Black. At itong harap natin na ngayon, ito yung Rose White. Okay, ito yung sitting position natin, no. Medyo naninibago lang ako kasi may kataasan. Sana lang siguro ako sa maliliit na motor. Sa taas ko pong 5'5 ay naabot ko pa yung semento. Ito, nakaapak pa yung dalawang paa ko, no. At ang lambot pa ng kanyang upuan, no. Kaya relax na relax ang iyong pagmamaniho nito. Okay.
dali pong i-maniobra, no. Ito, ito yung plane ng suspension, no. Ang ganda po, kasi Showa na to, ang tibay at ang ganda ng kanyang play, kaya hindi po tayo nabubugbog, no. Okay mga boss, abangan nyo na lang yung part 2 natin dahil mayroon tayong pupuntahan yung trail. Mayroon tayong pupuntahan na medyo saan to nababagay tong motor na to, no? Yung medyo malubak at medyo maputik. Kanya ito talagang motor na to ay naka-disenyo para pang off-road, kaya pang enduro to, kaya sino man po nagbabalak, no, bumili ng motor, no. Ito po isa ko pong ma-recommend, itong Honda CRF 150L dahil napaka-astig po. May lumapag pa na isang airplane, no? Saan kaya to galing? Na 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 na